sa sahig ng malawak na karagatan, may mga malalalim na butas. Mga lagusang salamin daw sa nakalipas ng ating mundo. Dahil sa asul na pagkalalim na kita mula sa himpapawid, tinawag silang Blue Hole. Dito sa Pilipinas, sa Romblon unang nai-report na mayroon daw isang butas na maikukumpara sa ibang mga blue hole sa mundo. Nung nalaman ko na blue hole itong sunod nating assignment note, medyo may excitement ako na naramdaman dahil if ever ngang totoong blue hole itong pupuntahan natin, it would be the first dito sa bansa natin. Of course, you know, yun naman ang purpose talaga natin to verify yung mga claims na ganito eh. At minsan man kaming hinarang ng mga alon. Mukhang mabibitin muna yung dive natin sa blue hole kasi medyo yung mga alon eh, hindi nakikisama. Sabi nga ng kasama natin si Peter na dito, ganito na raw. Ano pa pag lumagpas tayo kasi miss lang yon. Medyo lagpas pa dun yung blue hole, mas malaki na raw yung alon. Kasama ang mga eksperto, tuloy pa rin ang aming mission para kumpirmahin kung blue hole nga ang matatagpuan sa Romblon. Nandito na tayo sa spot kung saan matatagpuan yung blue hole. Ito, medyo maalon. Kahit na malapit tayo sa shore, medyo maalon. So, posibleng malaksang kuryente sa ilalim. Papasok ngayon yung tide. So, definitely, medyo makuryente yung pagbaba natin. Okay naman yung bis. Pero lang, siyempre kakaiba itong bababain natin, so medyo may konti lang akong konting, so wish us luck na lang. Sana makakuha tayong magagandang footage at makita natin yung mga tinatagong sikreto na itong blue hole na ito. Ito ang unang blue hole na formal na maidodokumento sa Pilipinas kung magkakataon. Pagbaba natin, ramdam ko na kagad yung lamig ng tubig ng area. Siguro talagang this time of year, malamig lang talaga yung katubigan dito. I guess that goes for any other place dito sa bansa natin. Pero iba lang talaga yung lamig doon sa blue hole. Sinalubong kami ng isang malawak na bahura. Hanggang sa narating namin ang isang malaking butas. When we reach the lip ng hole, kita mo na agad yung vertical na pababa and sobrang ganda lang. Kung malakas daw ang agos sa loob ng butas, may kakayahan itong itula kami pataas sa isang iglap. Posibleng magdulot ito ng decompression sickness o sakit na delikado sa katawan ng sinuman diver kung bigla-bigla ang kanyang pag-angat. Nung medyo nag-hover na ako dun sa taas ng blue hole, medyo parang feeling mo lumilipad ka ng ganun eh. Of course, syempre, you have to be careful kasi nga may kuryente. You don't know kung paano kayo tutulak ng kuryente. Kasi kung nandun ka sa loob at biglang tumulak ang kuryente ang patas, paano yun? Paano makukontrol yun yung pag-angat mo? Hindi ka naman pwede umangat ka agad. Magkaka-bends ka, di ba? Extra caution lang ang pre-practice namin ng group. And we just made sure na, you know, everyone is safe. Tumambad sa amin ang isang lagusan na hindi abot ng liwanag. I guess the combination ng depth at saka yung topography ng loob ng cave, yun yung medyo parang it took me a while
to parang medyo adjust to it dahil at that depth medyo iba na yung pressure din eh. So definitely you're gonna feel some sort of pressure sa head mo, and the topography sa loob ng cave medyo hindi siya even, so it took me a while to find kung a reference point ko saan pwede ko i-balance yung sarili ko. Medyo parang may konti akong hilo naramdaman. May isang area dito na parang maliit lang na cavern. Sarado siya, walang tagusan, na madilim talaga, na hindi nasisinaga ng araw. Kasi yung liwanag ng araw lang nanggagaling lang doon sa hole, sa taas sa surface, yung blue hole, no? Nandito yung cavern. Ito madilim talaga. So we had to use yung mga lights namin, no? What's interesting about the ceiling ng cavern sa Kisame, may mga butas pa na makikita mo that goes up again. Pero masyado nang restricted, masyado na. At saka may mga iba pa mga butas dito sa gilid-gilid niya that goes in. Pero it's gonna take a very technical kind of dive kung gusto mong silipin yung loob nun. And it's very restricted eh. Masikip talaga yung mga, some of the holes are just, you know, ganito lang talaga kalapad eh. So talagang it's a tight squeeze and matalas yung mga bato. Sa unang pagkakataon, pinasok namin ang isang malalim na butas sa karagatan ng Romblon. Mission namin kumpirmahin kung blue hole nga rin ba itong maihahalin tulad sa ibang mga blue hole sa mundo. Ito ang kauna-unahang maire-record na blue hole sa Pilipinas kung sakali. Pagpasok mo sa loob, diretso na siya, vertical na siya. Kasi marami ka makikita mga iba't ibang klase mga isda na lumalangoy taas baba ng shaft. Pagbaba mo sa bottom ng shaft, yun nga sinasabi ko, medyo yung topography ng loob, medyo hindi even. Parang mound siyang ganun eh. Siguro, I guess, yun na yung sediments na nagbe-build up over time na nagkukumpul-kumpul. So may parang maliit na mound sa loob. Pagbaba, makikita ang isang madilim na lagusan. Nakita naman natin kung gaano ka-silty. Ma-disturb lang ng konti yung bottom ng cave. Medyo nagiging maalikabok na. Ang pinakasahig ng butas ay putik. Ilang minuto lang ang pwedeng ilagi sa ganito kalalim. Dahil kung magtatagal pa kami, ang normal na dive ay magiging decompression dive. At kakailanganin magpahinga na mas matagal sa mas mababaw na parte. At sasalubong na rin ang isang malaking lagusan palabas. Patungo sa isang malaki at malawak na pader ng bahura. Exit tayo. Buhay na buhay yung mga corals dito. Napakaraming isda at masabi ko na one of the best dives na nagawa ko so far dito sa Romblon. Pero paunang inspection pa lang ito para kilalanin ang istruktura ng tinatawag na blue hole. Kailangan pang masuriin ang butas para malaman kung paano ito nabuo at kung ano ang mga buhay na matatagpuan dito. Pero pauwi na lang. Hindi pa nakisama ang alon, pati na ang aming bangka. And the only problem after that dive was medyo nasiraan tayo ng boat. So we were forced to seek help, kaya napilitan hatakin yung boat natin.
ito. Kinagabihan, nagplano kami para sa susunod na araw. Third day, it was a rainy and a windy day. Medyo bumaliktad yung swerte natin, no? Medyo nag-clear up yung weather na pagbigyan tayo. Still, we were advised na baka mahirapan tayong pumunta sa Blue Hole, especially inaayos pa yung ating malaking boat. Para di masayang ang araw, pumunta na lang kami sa pinakamalapit na lugar na pwedeng sisiran. Nabalitaan natin na may shipwreck just across the port, no? Noon pa man, kilala ng daanan ng mga barko ang probinsya ng Romblon. Paniniwala ng mga taga rito, may lugar sa kanilang karagatan kung saan marami daw barkong lumubog nang hindi mapaliwanag. Ang Romblon Triangle. Apat na pong barko na ang naitalang lumubog sa lugar na ito. Kabilang na dito ang sikat na paglubog ng MV Princess of the Stars noong 2008. Ang karagatan nito ay lugar din ng labanan noong ikalawang digmaang pandaigdig. Pero kaiba ang shipwreck na ito sa mga iba ko nang napuntahan dahil kasalukuyang itong sinasalvage o binabakal. Yes, may drum press sa ilalim, 130. Baka may lumutang delikado. Totally wala nang laman yun eh. Oo. Kaya lang inuubos lang namin dahil sa permit namin, kailangan namin inuubusin. Bawal na kunan ng bakal ang mga ganitong shipwreck. Pero dahil lugar daw ito ng angklahan ng mga barko, idiniklara itong hazard ng Philippine Coast Guard, kaya ito sinasalvage ngayon. One and a half years ago, I went directly above it and it was nice. There was a lot of fish, a lot of gorgonias. It was pretty amazing. You always found fine stuff there, old relics. Hindi na rin nalaman kung anong klaseng barko ito at kailan ito lumubog. It's almost gone. They're in the machine room now. They took everything off. The side railings are gone, but there's only the hull left. Tila maglalaho na lang ng hindi nakikilala ang shipwreck.